Alright mga kapards, mga ka-viewers, welcome or welcome back to my channel. At kapag baguhan ka pa sa channel na to, please don't forget to subscribe and click the notification bell para mag-notify ka kapag may bago akong video ang i-upload. So, ang i-share ko ngayon sa inyo guys ay tungkol sa shock absorber front, shock absorber rear, disc pad front at saka brickshoe rear, which is ang topic ko ngayon na sasakyan guys is Suzuki APB. Ang kanyang year model guys is 2008 up to 2014 model. So start tayo doon sa shock absorber front right side guys. Ang kanyang part number guys is 338096. Kung makikita mo sa picture na yan, so yan yung pang front right side. At ang left side naman guys is 338097. Okay, so doon naman tayo sa shock absorber rear guys. Kapag ang kanyang haba guys is 17 inches, ang kanyang part number guys is 348033. At kapag naman yung mahaba naman guys, which is yung kanyang haba is 20.5 inches ang haba niya, ang kanyang part number guys is 343481, no? Okay, so ibig sabihin dalawang klase guys, mayroong mahaba at maiksi sa rear. Okay, so doon naman tayo sa disc pad guys. So ang kanyang disc pad sa harapan is DB1460 GCT sa Bindix na brand. Kung makikita mo sa picture na yan, yan yung itsura na yung disc pad. At ang kanyang brake shoe naman guys is DS9980 sa Bindix pa rin na brand. Okay, so doon naman tayo sa Suzuki EPB T-2 guys, no, which is ang kanyang model guys is 2010 up to 2012. So iba yung disc pad niya guys. Ang kanyang disc pad sa front, ang kanyang part number guys is DB1958 GCT sa Bindix. At sa brickshoe naman guys is same lang o parehas lang doon sa 2008. Ang kanyang part number is DS9980 sa Bindix. Okay, so yun na lahat guys. Sana may natutunan ka. At kapag meron kang natutunan at hindi ka pa nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para mag-notify ka kapag may bago akong video i-upload. So once again, this is Nestor Guden ang nagsasabing, iba ka pag may alam. God bless ating lahat. Bye-bye!